Yan. Siya isang matalik na kaibigan, but we've only known him for the past maybe 3 years. And of course, he's an author, but napaka-interesting ang kanyang background. Okay. I know him as a pastor. He invited me and Miriam and the whole family to speak in Seoul, Korea for his event. Pero isa siyang, aside from being a pastor and having a master's in divinity, he went to Korea before that as a factory worker for about five or six years. Became a pastor and then worked in the university, I think, and now has even a PhD. So doctor na rin siya, PhD in leadership. Mm. All right. Oh, and he's an multi-awarded warang OFW. He's now being nominated sa presidential awardee as well. So marami siyang mga awards. He's also a published book author. So in the midst of all those things, he's managing and shepherding a church, doing his PhD, doing his master's, may asawa siya. At, you know, when I invited him last year, actually, I wanted to show a picture. Hold on, Pakita ko lang to. Ay. Ang dami. Ayan. At ito yung mga libro niya as of few years ago. Alam ko meron bago. And in the middle of all that, aside from organizing conferences, you know, when he invited us last year in January 2020, this was my family's last trip abroad before the pandemic hit in Seoul, Korea. So me and Miriam and Joshua went there. And then, yun, a few months later, meron siyang twins. Pero despite all of that, nagagawa niya lahat yon. Lahat-lahat yon. Shepherding a church, studying his PhD, being a father, being a husband, so, and writing books and publishing them as well. So I invited him over to give us encouragement, to share his author story and some tips for the journey as well. So let's welcome our special guest, Pastor Dr. Ariel Bernardo. Thank you so much, Coach RD, for that wonderful introduction. Ayan, napakagandang gabi po sa ating lahat, mga amazing people, mga talaga ng mga magagaling na mga author. Habang nakikinig ako, Coach RD, ang gaganda ng mga titles, grabe, very interesting. So, magandang gabi po sa atin. Thank you so much, Coach RD, for the privilege to be invited here and share my writing journey as well. And somehow makapag-inspire po at ma-challenge din tayo to keep writing and finish the books, no, na merong inaalagaan natin sa ating mga puso. Sabi nga ni Coach RD kanina, para yang ano, di ba, pag parang may pinag-anak. Yan, yung ipapanganak. So sa mga kasisimula pa lang po, welcome din po dito sa Project Author. Ayan. So tulad po nabanggit po ni Coach RD, ako po ay dati pong OFW. At saka ano po, pakita ko lang, Coach RD, can I share some photos here? Sure, yes. I'll make you a host. Ayan, para ganahan po kayo. I know pag rinig niyo po ng aking testimony, gaganahan kayo magsulat kasi ano, isipin nyo, napakadami nyo palang oras. Okay? So, eto pa. Ayan. Ayan. I went to South Korea po year 2006. Ayan. Wala po akong planong maging manunulat dahil ayaw ko po magsulat. Nakakapagod magsulat.
Ayoko. Siguro iba rin po sa inyo, ganun na. No? So, napunta po ko sa South Korea. Ang plano ko lang po is just to earn a bigger amount of money. Right? So, may nakasama po ako. Nagpadpad po ako sa Kangwondo. Tatlo po kaming mga Pinoy. Yan. Sa malapit sa South Korea. Ay, sa North Korea. And 2006, 2007, 2008, I moved to Seoul kasi naisip ko parang hindi ako lumalago socially, spiritually doon sa province. So paglipat ko po dito sa Seoul, I felt like para ako may pinagbubuntis, Coach RD. Yon. Doon ko na na-feel na sabi ko, ba't kaya ganun? Parang hindi ko may paliwanag. Parang I couldn't really explain. Parang may nag-uudyok sa akin na magsulat ng mga thoughts na natututunan ko from other people. And then as I ponder every day, ganun, parang hindi ka mapakali, ganun. I know, na-feel nyo po yan, syempre, pag nagsusulat kayo. Parang yung na-share lang din ni Sir Joven kanina, di ba? By the way, I like your title, yung Bariotic CEO. Very interesting. So, ganun. So, nag-move po ako sa Seoul. Nakita nyo po yan. Ako po yung, may mga hinahandle po ako mga makina. At taka, ang amoy ko po, everyday grasa, amoy grasa. Alam nyo po yung mekaniko? Ganun po yung amoy. Tapos, ang dumi-dumi. Ayan. Nakikita nyo po yung sa taas na yan, yung may papel. Hmm. Yung may papel sa taas, sa makina. Ayan. Yan po yung notes. Yan po ako nagsusulat everyday habang nagtatrabaho. Kasi iniiwan ko lang naman po yan. So, pag may mga thoughts na I just write, ganyan. So, everyday po yun, okay, I started writing year 2011. Okay? Take note po ha, you're so blessed kasi someone na katulad po ni Coach RD, nag-guide, nagtuturo sa atin properly. Pero po ako, masulat lang ako everyday kung ano may susulat ko. So, papel po, diyan ko sinusulat. Unlike ngayon, talagang may mga tab po tayo na ginagamit, right? So, sulat po ako ng sulat until such time na nakapagsulat na ng book. Yan. So I started writing when I was still a factory worker. Yan. And may share ko lang po sa inyo, bakit po ako nagsulat? Yan. Bakit po ba ako nagsulat? I just felt like I really believe na kaya ko. Not because gifted ako sa writing. Okay? I do believe that not all gifted writers write books. Okay? Hindi lahat ng mga gifted writers nagsusulat ng book. In the same way that not all gifted singers have music albums. Tama po ba? Okay. Hindi lahat silang magagaling may album. So, ibig sabihin, being gifted isn't enough. Okay? Our vision remains supreme over our gifting. So, since may nakita akong maliwanag na maliwanag, wala akong gift whatsoever sa writing ganito. And naisip ko, wala namang magsusulat ng book ko kundi ako lang. Walang ibang magsusulat ng libro na nilalagay ni Lord sa heart ko kundi ako. So, napakahalaga isa po sa learning sa atin. And I know, nakita naman na po natin lahat yon. Unless you see and you really desire to write a book, you can't really write a book. That's why the greatest book of all time is telling us, nothing is impossible for those who believe. Come to think of it po, mga mahal na fellow authors. When you look at gaano ka tindi yung trabaho ko po, ang dumi-dumi ko every day. Okay? Hindi po basta trabaho sa opisina po ha. Factory, 3D. Dirty, difficult, dangerous, deadly. Tapos yung sahod pa kung minsan delayed. So 5D, di ba? So despite those struggles and challenges, nakakapagsulat po ako every day. Hello, kanina habang nakikinig po ako sa usapan ni Sir Sugus at saka ni Sir Lorenzo, sabi, nabanggit po ni Sir Lorenzo kanina, consistency, right? Consistency. Actually totoo po 'yan. Sa akin pong writing journey nung ako po nagsimula magsulat, yung pinakaunang pagsusulat ko po ng book, yun ang pinakamabilis. Kasi po, because of consistency. Consistency is the best policy in writing. Consistency. Okay? So, consistent. Okay. So, sulat lang po ako ng sulat. Sige, everyday.
may asawa na po ako noon. Minsan, pinapagalitan ako ng asawa ko na, ano ba yan? Anong oras ka nang uuwi? Pagkatapos, di ka pa matulog. Kasi I made it the point na hindi po ako matutulog hanggat hindi ako makakasulat ng isang page sa bond paper. Ayan. So kahit antok na ako, kahit pagod na ako, basta may maisusulat po ako. Okay. So nakapagsulat ako because I really believe, because, you know, sa atin po ngayon, because you believe you can write. Right? So kaya rin po ako nagsusulat. Kaya rin po tayo nagsusulat because we want to live longer. Tama po ba? Gusto natin humaba ang buhay natin. Yeah. Human beings live only for a very short period of time sa mundong ating ginagalawan. But writing makes us alive for a very long years. Tama po ba? Mahabang panahon. Especially, in the years of those people na who'll be reading our writings. Right? So, yun. And another thing na i-share naman po ito ni Coach Ardy sa atin, the reason why I also started writing a book, because I do believe that I have something to share. Mm-hmm. Kaya po, may sinusulat tayo because we do believe na may maisi-share tayo sa iba. I do believe that people can learn from you as you learn from others, as we learn from each other, as we learn from Coach Ardy, right? I remember a story I read sa isang book. Tingnan niyo po, nakalimutan ko na po yung title ng book, pero yung lesson natatandaan ko. Ito po yung power when you write books. Okay? May isa pong tao na magkaibigan sila, nagpunta siya sa kanyang friend na may problema yung kaibigan niya. And habang kinakausap niya yung kaibigan niya na malungkot, binigay niya yung libro. So, nung na-receive niya yung book, di start niyang flip yung pages ng book habang kinakausap niya yung friend niya na nagbigay sa kanyang regalo. So, nagtatanong yung kaibigan niya patungkol sa relationship. Hanggang sa parang sobrang na naging interesado na itong kaibigan niya sa pagbabasa ng book na regalo niya. So hindi niya napansin yung tanong. Until such time na tinatanong siya ng nagregalo, "Kumusta na yung relasyon mo? Kumusta na kayo mag-asawa?" Tapos para siyang hindi niya kasi alam na masyado nang naging interesado sa binabasa niya. So he stopped reading and sabi niya, "Alam mo, kaibigan, kung medyo napaaga ka lang ng bigay sa librong ito, eh di sana nasalba ang relasyon ko." So, that's one of the reasons why we're writing. Marami pong nangangailangan ng storya mo. Okay? Napakadami nila. Okay? At sayang naman po kung hindi natin susulat yung story mo, yan po ay fiction or non-fiction, right? So, napakahalaga po. And how was I able to finish writing 6 books despite the busyness and many challenges? Bakit po? Siguro may share ko lang po sa inyo yung personal, yun naman po may share ko, sinabi ni Coach Ardy. Ano po yung na-experience ko, paano ko po nagkaroon ng discipline to really keep writing and writing. Matanong ko lang po sa atin, sino po nakakaalam sa atin dito na alam ng best friend mo na nagsusulat ka ng book, o alam po nila ng boss mo na may sinusulat kang book? Meron po, alam po ba nila? Or hindi nila alam? Alam? Okay. Majority po ba alam? Pinapaalam po ba natin? Right? Kasi yung iba po nahihiya eh. Okay? So sa akin po, ang masasabi ko na learning ko po, pakita ko po sa inyo yung itsura muna ng aking ako'y nagtatrabaho. Ganyan po kadumi, yan. Tagaputol na mga pipes, yan. Ibig sabihin, sobrang dumi, yan. Kumbaga yung itsura, Sir Joven, baryotic talaga. Ganyan. Ayan, yung mga stainless pipes, nagwe-welding din po ako, ganyan, grinding. At dito na rin po ako nakapag-asawa sa Korea. Okay? Ayan po yung aking family. Yan, we have 5 children. Ayan po. Okay, so ito po sila ngayon. Ayan. And of course, alam naman na po natin na yung sinabi ni Martin Luther, if you want to change the world, pick up your pen and write. Okay? And ito po yung aking masasabing natutunan sa aking pagsusulat para matapos ko po talaga. Okay? Write in private, but display your book project in public. Yan. Ito po yung aking natutunan. Bakit po? Kasi kapag ikaw lang ang nakakaalam, ko konti lang ang nakakaalam, walang nagpe-pressure sa'yo para sumulat. Okay? Wala lang na pressure sa mula. So, ang masasabi ko, let others know about your book project.
tell your family, tell your friends, your colleagues, your superior, your boss, including your stalkers, yeah, sa social media. Kailangan po alam nila, okay? Because when you let other people know about your specific goal, you are making yourself accountable. Okay? And you are forcing yourself to become responsible. Yan. Okay. So ibig sabihin may ayuda ka from the external factors na alam nila. Okay? Ibig sabihin they're waiting. Right? So yung pong ginawa ko, in-inform ko talaga sa pala. Alam ko sumusulat ako ng ganito. So nakakahiya naman pag di ko tatapusin. So tatapusin. Kumbaga nakakahiya 'yun, ano, may sinimulan ka pero hindi mo tinapos. Kaya pero kapag di nila alam, okay lang na hindi ka magsulat. Tama po ba? Okay. Pero pag alam nila, you'd be forced to do something every day bago ka matulog, right? Okay. So yun po isa sa natutunan ko sa akin pong journey. And another thing po ito, nakatulong po ng bongga sa akin to. Nung nagsusulat po ako, sabi ko parang dumarating yung time na nawawalan ng drive. Alam niyo po yan, siguro dumating na po sa inyo na kakatamad na kakatamad magsulat. Parang ganyan. So ginawa ko po, I asked someone to make a design of my book. Okay, yung book cover po. Ayan. So, ang siguro sa akin, may papayo ko po, have your book cover design ready. Hindi ibig sabihin, final na po yan. Okay? You can change the book cover later. Okay? But seeing your own book, like it's already done, okay, or published, will inspire you to keep writing. Wow, tapos na yung book ko. Yan. So, tapos ilalagay mo yan parang nando sa vision board mo. Lagi mo nakikita yung libro mo na tapos pero actually hindi pa tapos. So, nakatulong po sa akin yan kasi pinagawa ko. Dahil pinagawa mo, gumastos ka. Pag gumastos ka, parang pag-workout mo yan, di ba? Pag nag-exercise ka, nangihinayang ka, di ka nag-exercise. Bakit? Nagbayad ka eh. Di ba? Nagbayad ka, sayang naman, di mo gamitin. So, ito po yung sa aking writing journey. Bago po ako magsulat or habang sinusulat ko, pinagagawa ko na po kaagad yung book cover niya. Okay? So, I hope makatulong po yun. So, siguro sa atin, sino po sa atin nang tapos na po yung book cover? Yeah, meron po bang tapos ang book cover? Meron po akong natulungan na rin. I'm not like Coach Ardy, definitely. He's an expert when it comes to writing. Pero sa biyaya po ng Panginoon, may natulungan na rin akong pastor na kapagsulat ng libro. All I had to do is just push him, encourage him. Pastor, kaya mo yan. Hindi naman mahirap magsulat. Yung mga ginawa mong sermon in the past, pag sama-samahin mo lang, tutulungan kita. At alam nyo ngayon, published author na rin siya. Yan. So, sa biyaya ng Panginoon. So, ang unang-unang advice ko, pagawa mo yung book cover mo para ma-inspire ka. So, tuwang-tuwa po siya. So, your own book cover becomes part of your vision board. And the more you see it, the more you are reminded to keep going. Okay. Yan. Tsaka yung ano po, narinig ko na to kay Coach Ardy. Eh. Akala ko ako lang din gumagawa ng ang weird. Minsan pag nasa loob po ako ng CR, tapos merong thought na receive ako. Ang gagawin ko, yan napapatawa si J-Rald. Okay? Ang gagawin ko, kahit may sabon-sabon pa ako, bubuksan ko yung pinto, kukuha ako ng ballpen o kaya cellphone, itatype ko. Bakit? Kasi ina-capture ko yung mga ganong moments, napakahalaga nun. Pag hindi kasi natin isinulat yun, sayang. Sayang. Eh, natanong ko si Coach Ardy about it. Ginagawa niya rin pala yun. Sabi ko, normal pala ako. So, ano po, yung habit of writing your thoughts every day. Okay? Or something that you learn from time to time. Kahit di po every day, basta no. Mas maganda every day. Pero from time to time, pag na may natututunan ka, or short, yung mga instances na may natutunan ka, may na-meet ka, sulat mo. Yan. Makakatulong po yun. Okay? And what else? Siguro, sa pagsusulat po, nothing beats this advice po siguro, ano, kahit siguro sa mga sa mga nagtuturo. Keep writing. Just keep writing. Because the more you write, the more comfortable you become in writing. Okay? Basta sulat ka ng sulat. Okay? Sa akin po, nung nagsulat ako, I'm not thinking about being published. No. Okay. I'm not thinking about yung paano makalagay pangalan ko. No. Ang sa akin lang po yung ano eh. You have something to contribute to this world. Kahit isa lang kota na.
that's one thing I learned from my ano late yumaang kong tiyahin. Sabi niya sa akin, nasa deathbed siya. Anak, sabi niya sa akin. Sabi ng tiyahin ko, isang kaluluwa lang, sapat na. Sabi niya. Isang kaluluwa lang. So from that time on, yun ang naging ano ko, isang kaluluwa lang. So I'm writing for this one person. Right? One person. Kasi, according to sociologists, ang isa palang pinakamahiyaing tao, may kakayahang mag-influence ng 10,000 tao sa buong buhay niya. So could you just imagine? Isa lang, 10,000 ka agad. So, ano, nakakatuwa. Yan. So, I just started writing and writing and writing and writing. So, don't think of how you're able to publish it. Kung naisip, paano mapapublish kaya? Don't think po. Sa akin, masasabi ko, wag mo pong isipin yung mapapublish muna. First things first, just keep writing. Having a publisher is not, you know, it's not really a problem because you can publish your own books. Nabanggit po ni Coach Ardy rin kanina, di ba? You can publish your own book kung wala pong mag-publish, right? And later on, po pwede na may makakuha, which also happened to me, okay? And writing is also just like talking. The more you do it, the better you become. So, basta sulat lang ng sulat, ng sulat, ng sulat, and basa ng basa, ng basa, ng basa. Ayan. And another thing na may si-share ko po is itong paggamit ng ano. Narinig ko na rin to kay Coach Ardy. Yung paggamit po ng kalendaryo. Ayan. Use the help of calendar. Kailan mo ba talaga matatapos yung libro mo? Yan. Ngayon, kapag hindi mo pumasagot yan, kailangan sagutin natin yan. Yan. Kailan mo talaga gusto matapos yung libro mo? Kasi kapag pag sinabi mo kailan, may date yan, tsaka mo paplanuhin yan. Oh, pagdating ng ganitong araw, nakailang pages na ako, ganito, ganyan, ganyan. So, ilang, ganun. So, yun po yung basic, actually, yung apat na bagay na in-apply ko without that time, ha? Wala naman po ang ano. Oh, walang katulad ni Coach Ardy na nag-guide. Kaya we're all blessed to have Coach Ardy kasi sa totoo lang, we really need mentors for us to do things properly. Eh kung sa akin nga po, di ba, nakakapagsulat kahit, I would say, wala naman talaga akong gift, ano? Siguro nakakapagsulat. Pero nalaman ko na lang na meron pala akong calling to just share what you know, I have learned here in this foreign land. Hindi lang po yun, ha? Napakahirap po ng trabaho dito sa ibang bansa. Hindi lang po sa ibang bansa, sa South Korea, kasi po, yanig ang buong katawan. Okay? Napakahirap po talaga. Umagang umaga, hindi nyo po ma-open ang iyong mga kamay dahil sobrang sakit. Okay? Pero nagagawa ko pa rin po makapagsulat. Right? So, sulat lang po tayo ng sulat. Okay? Kasi, narinig ko kay Sir Joven kanina, or sino yung basta sulat lang ng sulat, you want to share something parang about leadership, relationship. That's also what I did po sa aking book na i-feature po dito sa RTVM, dito sa ano sa Malacañang, ito pong Pabaon. Ayan. So, ang ginawa ko lang po dito, wala po talaga akong ano eh. Una, wala naman akong intention talaga na magsulat ng book na Pabaon. Actually, the title Pabaon, that's not my idea. Okay? Kaya nga po, pag meron kang na-receive from the Lord, na gagawin mo, just follow, just obey it, right? And the Lord will use other people to confirm, ganito. Madalas po kasi ang hinihingi ng mga kamag-anakan sa mga OFW, ano po ba? Hindi po ba pasalubong? Yan. Di ba pasalubong? Oh, pare, pasalubong, di ba? So this time, tinanong ko yung aking pinsang pharmacist, ano kaya tingin mo? Okay ka pasalubong? Wag, sabi niya. Maganda kong Pabaon. So, even the title of the book, hindi ko idea. Right? So, ibig sabihin, po pwede tayo makinig sa ibang tao, sa ating mentor, like sa kay Coach Ardy, pag pinapakita po natin yung book natin, right? Yung title, magandang book ito. Right? Magandang book. So, yun po. Kaya naging Pabaon, the OFW skit, ang gabay sa matagumpay na pangingibang bansa. And by the grace and mercy of the Lord, una, self-publish po yan at malaking tulong po dahil kami po yung missionary dito sa Korea. Self-supporting,
self-sustaining and self-propagating. We're not being supported by any mission organization. Kumbaga, sariling kayod ka, pumunta ka sa ibang bansa, bahala ka dyan. Ganun po. So, ibig sabihin, we also use this, hindi lang sa amin. Yun ang kagandahan naman kapag ikay nagpa-imprenta ng sarili mo, pag binili yan, sa'yo talaga kaagad. Maitutulong mo kaagad yung funds na yan sa mga nangangailangan din, sa mga necessities nyo bilang isang missionary. So, naging big blessing po itong pabaon sa amin. At nakarating na po sa iba't ibang bansa ito pong book na pabaon. At ang nakakatuwa po dyan, I know na ito po yung mangyayari din sa atin. Maraming mga hindi mo kakilala, once na natapos mong isulat yung book mo na yan, magpapasalamat sa iyo. Magpapasalamat sa iyo, and because nag-spend ka ng time para i-share yung knowledge and wisdom na na-receive mo from the Lord, marami magkakaroon ng kalayaan, marami magkakaroon ng maayos na relasyon, okay? Kaya Sir Joven, ganun din. Yung sinulat ko dito, basta lang, nagsusulat ako every day until such time iniisip ko na lang Coach RD. Na tsaka sila i-categorize, ganun. Pag-iwahiwalayin afterwards, ganun na lang. Basta sulat lang ako ng sulat. Yan. So, doon pumasok yung sa topic ng sa pabaon. Andyan yung relationship, nandyan yung leadership, nandyan yung financial management, nandyan yung OFW 101, dealing with homesickness, and higit sa lahat, spirituality. Yun. So, kumbaga, yung pabaon naging Biblia ng mga OFW. Okay? Until such time na ito po ay nire-recommend na rin ng PCBS, okay? National Bookstore na rin po. Nasa what's this? Yun po. Ibig sabihin, there were times na yung discouragement dumarating, oh, baka hindi pakinggan, baka hindi ganito, baka hindi pansinin, pero lahat naman po ng tao nagsulat dumadating sa ganun. I think si Coach Ardy din dumating sa ganun. I-share niya na po siguro sa inyo, di ba? So, until such time na na-recognize po siya ng ating isa sa mga ambassador po natin, na sinabi niya, hindi lang daw mga OFW may kailangan ng pabaon, kundi ang bawat pamilyang Pilipino. Ayan. So, never in my life na naisip ko before, pupunta ako ng ibang bansa, makakapagsulat ako ng book, but naging possible, of course, by the grace and mercy of the Lord. Until such time, nakasama na po namin dito sa autograph signing. Itong sila Coach Ardy at Miss Miriam. So, who would have thought? Naisip ko nga, Miss Universe, itong mga award-winning entrepreneurs and author na to, makakasama ko sa book signing, no, ganyan. Ayan, so nakakatuwa po talaga, right? And I do believe, and I'm so excited, Coach Ardy, sa ating po mga authors ngayon. Dahil I know that their books will be a great channel of blessings to a lot of people, right? Tulad po na nabanggit po ni Coach Ardy kanina, karamihan po sa inyo nagtatrabaho or optional retiree, pero alam niyo po, ang book po na nilagay ni Lord sa puso niyo ay may isa sa katuparan, okay? By having the discipline to really write. Disiplina talagang sumulat. Feel mong sumulat o hindi, you just write and write and write. Right? So, sa biyaya po ng Panginoon, kahit po kami ay may limang anak, nakakapagsulat pa rin po ng book. At ngayon, meron po akong book na lalabas din. Parang ganon sa sinusulat ni Sir Joven. Okay? It's like a book on empowerment, short anecdote, ganyan. So, nabanggit din po ni Coach Ardy, habang po ako'y nagsusulat, nag-aaral din po kaming mag-asawa ng masters, okay? Before. Tinapos niya po masters in Christian Counseling Psychology. Ako naman po is Masters of Divinity. And then, katatapos lang din po ngayon ng PhD in Leadership by the grace and mercy of the Lord. At ang dami pong ginagawa dito tulad ng banggit po ni Coach Ardy, as in sobrang dami po talaga. I'm a father of 5, I'm a husband of 1 definitely. Ako po ay nagpa-pastor, I'm a leadership mentor also. I also teach in the seminary, Coach Ardy, every Saturday. Big sabihin, mga mahal na amazing and powerful authors. Wala po kayong rason para hindi niyo tapusin yung mga libro na nilagay ni Lord sa heart nyo. I guarantee you, wala po kayong rason.
right? You are in the Philippines, okay? You have a lot of time. I tell you, a lot of time po talaga. Sa totoo lang, pag sinimulan niyo po yan, dire-diretso po yung maisusulat yung book tulad po nito ngayon, okay? Sa biyaya at grasya po ng Panginoon, I already have 6 books. Magpipito na rin po, Coach Ardy, sa biyaya ng Panginoon. Una, Unveiling Confidence, What's Life All About? Ito, Coach Ardy, yung pinaka-recent book ko, What's Life All About? Napakaganda po ng testimony dito, Coach Ardy. Kasi po, wala akong planong i-publish itong book na ito. Biglang may nag-message po sa akin, Coach Ardy, na isang pastor, Korean pastor, doctor. Sabi niya, baka pwede ako makipag-partner sa iyo na kuha ng book. Mag-contribute lang ako ng mga ilang articles. Sabi niya, oh sure, meron naman na ako. Ibig sabihin, may ready na ako mga materials. So siya nag-fund ng lahat, Coach Ardy. At itong book na ito, napakalaking blessing din po sa ating mga kababayang Pilipino. Ang dami po natutulungan financially maging sa ating pong bansa. So I do believe, may reason kung bakit kayo kasama po sa Project Author. May reason kung bakit Coach Ardy ay nandito to really guide each and everyone to finish that dream na nilagay ni Lord sa ating mga puso. And I'm so excited as I challenge you, matatapos po yung book na yan. Okay? Matatapos yung book na yan. At walang ibang magtatapos niyan kundi ikaw. Okay? Coach Ardy is there to encourage us, to guide us, but the person who will write your book is none other than you. Ayun. So with that, Coach Ardy, maraming salamat. If they have questions, I'd be very glad to answer them. Wow. Sobrang nakaka-encourage, Coach Ariel. Wow. Okay, the floor is open for questions, comments, anything that you would like to say, go ahead. Pero ako, Master Ariel, grabe. I can't imagine ako. Dalawa pa lang yung anak ko dito. Nasisira yung ulo ko. Kayo lima. Wala pang yaya at katulong, yes. Di ba? Yes, wala pa, Coach. So until now, you still do the same thing na you just write in the evening or whenever you can. Ngayon ko lang nalaman yung kwento mo na meron ka palang papel dun sa when you were a factory worker. Grabe yan. You were just writing down on a piece of paper. Yes, Coach. While working. Grabe. Yun, sabi nga ni JB Ward, superhero. Yeah. Coach Ardy, pagdating sa bahay, tsaka ako nililipat yung doon sa tab, tsaka ako tinatype. Kaya doon ako sinisita ng asawa ko, anong oras na? May trabaho ka pa bukas? Sabi ko, please. Nakikiusap ako. And this is really teamwork also, Coach Ardy. Okay. Imposible mapangyari ito without the support of my wife and the kids. May video pa nga, Coach Ardy, na sinesermonan ako ng anak kong pangalawa. Sabi niya, puro computer. Puro computer na lang. Puro cellphone computer. Sabi, gabi na. Sabi niya. 4-year-old pa lang siya doon. Ayun. Sabi. Nice. Hey, hi. Everyone. Hi, Coach Ardy for Ariel. Hi, Ariel. Yes, yes, ma'am, JP. Sir, maraming salamat po sa kwento. Very awakening. Parang binubuhusan mo kami ng malamig na tubig. Alam mo yung parang you're being complacent tapos biglang may mabubuhusan ng cold water. Sir Ariel, ano po ba ang kadalasang ibinubulong ng Diyos sa inyo nitong journey ng book writing mo? Ano po binubulong sa akin ng Panginoon? Yeah, kadalasan mga messages na naririnig mo na binubulong sa iyo while you are in the journey of writing your book. No, marami pong ibinubulong si Lord, definitely, and most of those messages that I receive from the Lord, hindi ko hinahayaang dumaan lang. Kaya ako po naisulat itong Dynamite, okay? A simple thought a day could change your lifetime. So, dito ko po isinusulat 'yon. So until now, sinusulat ko po siya, and then I would see to it na maisi-share ko dito sa iglesia na akin pong pinagpapastoran at maging sa mga church leaders po na aking pinagsisilbihan. Yan. Ayun.
Pero I don't know, maybe correct me if I'm wrong, JV. What else aside from the content for the book? Yeah. How does the Lord, you know, what does He tell you just during the journey, tama, ng pagiging author? Yeah, marami pong mensahe yan, sigurado po ako. Pero ano po yung namayani sa puso nyo? What really struck you, moved you in writing your book? Yes po, Ma'am JV. Yung message po ni Lord na ano, hindi ka nagpunta dyan sa ibang bayan for yourself. Okay? Hindi mo na-experience yung hirap sa buhay at yung ginhawa para sa sarili mo. Kumbaga, ang dami ko po kasing questions before Ma'am JV, na nagtapos ako ng pag-aaral, nagtapos ako ng kolehiyo, pagdating ko sa ibang bansa, factory worker ako, grasa, ambaho, nginigbuong katawang ko, pagkatapos nag-welding ako, hindi naman ito tinapos ko, naging welder ako, nagkakat ako ng mga pipes. And nung, as I, ano, yung ano po ba, yung spirit of discernment from the Lord, na Lord, ano, naging clear sa akin, Lord, the reason why you put me in this situation is for you to bless a lot of people. Okay? Maraming tao nangangailangan ng storya ko, not for me, but for them to be transformed for your glory. So that's why, Ma'am JV, ang ginawa ko sa mga ganong instruction, every time na may matututunan ako, I would see to it na maisusulat ko siya. Kasi natutunan ko yon not for me only, okay, but for a lot of people. At nagagamit din po yon ngayon, not only sa writing and even sa counseling, because I also do counseling here regularly, halos every week, Coach RD, marriage counseling. Yes, time-consuming compared sa writing. Kasi magkikinig ka, kasi magpapayo ka. Pero marami pong natututunan through that na nai-incorporate ko din po sa writing. Ayun. Nakakatuwa, Sir Ariel. Sir Ariel, yung Dynamite ba ay librong isinulat mo, or is it a journal where you write your thoughts? Yes, it's a journal na ano, yung mga thoughts ko sinusulat ko lang po. So ginawa ko siyang ano, devotional book, tapos nandun yung passage from the scripture, tapos andun yung aking insight, and then yung space for the insight of the person na magbubulay-bulay every day. Hindi siya ganun ano, hindi siya napakadaming babasahin, because bilang OFW, alam ko po yung ano yung busyness ng mga OFW, talagang pagod na pagod ang katawan. So, gusto ko po na kapag may binuksan silang isa, may ma-retain sa kanila, because the Bible is telling us, right? Diba? Meditate on His word day and night. So, yun po. Salamat po. JV na lang po. Magkaedad din yata tayo, sir. Thank you. Nice. Yes, thanks for asking those questions, JV. Galing. Coach, pwede kang magtanong. Sure. Sir Ariel, ako po kasi kasi very striking kasi yung sinabi niyo sa akin, yung that part of discernment, ano. And I'm sure many of you probably encountered na you're thinking about several ideas. And sometimes it's actually a cause for procrastination, kasi hindi ka sarang punong-puno ng idea yung ano, parang you can explore, you know, 5 different titles, 5 different topics. But in your case, Sir Ariel, kasi inspiration I'm sure comes to you often enough, no? But that part of discernment, what compels you to, or kumbaga, ano yung deciding factor na, ito yun. Sa lahat ng binigay sa aking inspirasyon, ito yun. Ito yung dapat kong i-explore. Ito yung dapat kong ituloy. What do you mean, Sir Sugus? Yung kumbaga ho, pag let's say on a daily basis, kung nagbabasa kayo ng Biblia, on a daily basis sinusulat niyo yung thoughts niyo, di ba? So iniisip ko, sa loob ng isang buwan napakarami niyo nang pwedeng i-explore na gagawin yung tema sa isang libro. Kaya lang, ano talaga yung compelling factor na magsasabi niyo na out of, let's say, 10 inspirations,
ito ang ipupurso ko. Yeah. Ito ang susundin ko, ito ang gagawin kong, ito ang susulatin ko. Mm-hmm. E samantalang marami namang inspirasyon na dumarating. Yeah. Yun lang po. Yes, thank you so much po for that question. Sa ganyang party po, napakalaking part yung ano, yung tao sa paligid ko. Would also see to it that I'll ask people's comments sa ganitong pangyayari. Like for example, when I started writing my first book, Unveiling Confidence, na inisip ko, people, ang daming tao gustong maging confident sa buhay nila. So I started asking questions kung interesado ba sila. Yan. So kapag hindi ko itutuloy. Ganun. So like for example, right now, Sir Sugus, isa sa book idea na naman is Leadership from Scratch. Kasi nag-start po ako mag-lead as in from scratch talaga. Factory worker of WI, I knew no one, right? Nagpunta po ako sa ibang bansa, wala akong kakilala kahit isa. And then from pagpunta ko po rito, the Lord started molding me. So naisip ko, maraming mga OFWs nagpunta sa ibang bansa, doon na tinawag ni Lord, right? So po pwedeng mag-lead ang bawat isa sapagkat ang bawat isa ay leader ng ipinanganak. Yun, yung magiging ano po, yun. So, yun po yung isa sa... Thank you po. Salamat po. Yes po, Sir Sugus. Tatanggapin ko lang ho yung sir kasi puti na buho ko dahil mukhang mas matanda ako talaga sa inyo. Yes, if so, we... Coach Aya, walang nasasayang na mga ideas sa iyo. Lahat pinapatulan mo. Yes, Coach RD, not necessarily isusulat ko yun as book, pero isinusulat right. ko talaga siya sa isang, kahit sa cellphone ko o sa tab. Kasi right. sayang. Kaya nga yung iba po ginagawa ko, nilalagay ko lang sa ano, sa isang parang picture, nilalagay ko dun yung mga thoughts. So, meron ka bang journal? Do you journal also? Does that serve? Is it the same thing? Maybe it's in the form of a journal, but you write down your thoughts. Then from there, you decide, oh, ito, bagay ito sa libro na to. Or yes. Ito is just for myself. Yes, Coach Ardit. Usually, mga ginagawa ko, like for example, yung refreshing. Itong book na refreshing. Just like one I share ni Sir Joven kanina. Parang ano, sumusulat lang ako every day tapos nag-encourage sa ano sa mga church members, kapatiran, OFWs. After a year, ang ginawa ko, Coach RD, I just compiled them all and I asked for what do you think? Sabi ko sa tumutulong sa akin mag-edit, ano tingin mo magandang title dito? So I really asked opinion because I know na hindi ko kayang gawin ang libro on my own. I just tingin mo ba okay to? Okay yung pag ganito kasi nakaka-refresh siya. So refreshing na lang. Sabi ko. So kaya nakakatuwa. Ito pong book na to, yung isa pong kapatiran na nasa US na ngayon, sa isang upuan, hindi niya po binitawan habang nasa saunahan. Sabi niya, Sir, grabe, na-refresh talaga ako. So, yung Coach RD, iba-iba po yung sinusulat ko, but right after, ano, pag nakita ko marami na siya, ano, tsaka ko siya paghiwa-hiwalayin, ganun. Right. Nice. Question lang, Coach Ariel, how do you, since your books are mostly self-published, di ba? Kasi alam na natin kailangan. So paano yung process of editing, proofreading, you know, layout, design, etc. Ano po ay sa mga freelancer po, o may nakikita ko sa Facebook na ano, nangangailangan ng tulong din kasi gusto ko makatulong din sa kanila na bago ganyan. Gusto mo bang ano, mabigyan ka ng break, sabi ko. Kasi yung iba naman matagal na talaga na ano, na layout artist, ganun. Like right. for example yung pabaon, ito talagang professional layout artist itong gumawa nito. Pero sa mga books ko po, Coach RD, iba-iba rin yung kinukuha kong layout artist. So Pareho pala tayo ng style. Meron din. So I asked my the artist who designed the cover of my last book, "Oh, do you want to have a break para makasama rin? I want to help you because yes. If he gets his cover is chosen, then he can include that in his portfolio, yeah. Diba? So
So, nagiging interested talaga sila. Ayun po. Ayun. Anyone else? Yeah, ako. Sir Ariel, yeah, thank you sa ano, thank you sa pag-share kasi perfect na perfect tong itong talk nyo ngayon kasi akala ko ako na yung pinaka-busy na tao na kilala ko sa buong mundo and then bigla na lang ako, grabe naman, parang gusto ko sana itanong, paano niyo kasi nako-compartmentalize yung na-explain nyo kasi yung sa time nyo na kinakalenderize nyo, talagang nagbibigay kayo ng time. Pero ang gusto kong malaman, paano nyo nako-compartmentalize, kumbaga, yung emotions nyo? Kasi minsan, meron kasing nangyayari sa work na, syempre, diba, yung day, like my day job, stressful siya, diba? Hindi mo maiwasan yung emotional na aspect ng trabaho. So, paano nyo po na nako-compartmentalize yun and then transfer. And then, alam mo yung shift talaga ng mindset mo in order to write. Totoo po yun. I agree. Ma'am Marie, no? CA na lang. It's really stressful, lalo na't marami pong ginagawa. Pero bilang isang ano po, minister din, pastor, I've learned the secret provided by the Lord through the scriptures. Kasi pag may mga times po na ano, parang draining, tama po ba? CA? Yeah. Siyempre, dami mong ginagawa. Like for example, just a couple of weeks ago, merong isang professor na alam sa akin, okay ba sa'yo? I'll be getting you to be one of the panelists dito sa dissertation. Sabi ko, di added na naman yon. Sabi ko, sige, parang I really love being stretched eh. Parang, parang exciting sa akin na talagang napakadami kong ginagawa. Ganun. Kasi kapag wala akong ginagawa, may time doon na doon papasok yung ano, iisip ka na parang kalungkot, ganun. Parang, and pag dumating naman yung time, ma'am CA, na syempre emotionally parang draining, ito po yung ginagawa ko na ma-share ko po sa inyo. And I really find this very effective. Okay? Pag ang feeling nyo po sobrang parang nalulungkot kayo, feeling na drained kayo, na parang feel sometimes despite those achievements, you feel worthless, parang ganyan. Eh, for whatever reason, di ko alam. Okay? May mga times na ganun. Sino po naka-experience ng ganun, maliban sa akin? Yung parang feel, lahat po tayo, di ba? So ito po ang ginagawa ko. As a pastor, I would see to it, pag ang pakiramdam ko po hindi maganda, hahanap po ako ng kakausapin para ma-encourage ko. Hahanap po ako ng mga tao na may empower ko. Because the Bible is telling us, okay, whoever refreshes others will be refreshed. So, and I want to be refreshed. Ngayon, the only key for me to be refreshed is for me to refresh others. Kaya nga from time to time, bigla ko gagawa ko ng video para sa isang kapatid or audio message sa isang kapatid, sasabihin o kapatiran o minsan sa mga OFW, magtuturo ako. Pero these people, they don't have any idea that during those moments, I really need to be refreshed. And the Bible is telling us clearly, and that's the only way. Kasi pag inisip natin about us, lalo tayong malulungkot, lalo tayong madedrain. Pero pag nandun tayo sa moments na ganun, hanap ka ng tao na marirefresh mo. After that, I guarantee you, I've tried this, I've tested this. Super effective, right? After empowering that person, iba yung mararanasan mo, grabe. Para kang na fully recharged na naman. Ayun. So, Ma'am CA, yun po yung aking ginagawa. And I hope makatulong po sa atin yon. Because subok na subok po yun sa ministry din bilang isang missionary dito sa ano, Bansang Banyaga. Sige po, I'll try that po. Thank you. Yes. Thank you, sir. Sir Ariel, Coach RD, meron lang akong aha moment from this conversation. Sa sinabi ni Coach Ariel, for us to be refreshed, we have to refresh others. What's the reason why you're not writing? What's the reason why I'm not writing? Coach Ariel, Coach RD, pwede ba akong humingi ng pahintulot? Siguro kahit sa chat lang. Sige nga. What is the reason why JV will not write? Or what's the reason that Sugus will not?
or biotic CEO will not, paki-chat na lang po. Mm-hmm. And let's be honest with ourselves. Why are you not writing? Sabi, write even if you're not feeling it. But I don't write, honestly, when I'm not inspired. I don't write. And I'm waiting for your answers, classmates, sa chat. Binabantayan ko yung sagot. Oh, okay. You want your classmates to chat? Why won't you write on a day? What could be a reason that you're not writing for in with day? What's the reason that you and I are not writing? Mm-hmm. So I'll chat my own answer and let's share. What could be the reason that you won't write? Okay. So or what's the excuse? I don't have a good day. I have a problem on that day. I don't feel like writing. May aha moment kasi ako sa sinasabi ni Coach Ariel. I think the reason why we're stuck is because we're too focused on our emotions, on what we are feeling today. I don't feel like writing because my parents are sick. I have a financial problem. I have a broken relationship because nasigawan ako ng boss ko. Sabi ni CA, I'm the busiest person in the world. I won't write. But because Coach Ariel said, what he does is when he needs refreshment, he seeks for someone and refreshes that person. So the aha moment here is that if I don't feel like writing, yun ang secret. I have to think of that avatar who's waiting to listen to my story. The book ain't for me. Your book is not for you. This is what I'm picking it up. That's why binabagabag tayo ni Lord at tinatanong ko si Coach Ariel, Coach, anong binubulong sa'yo ni Lord when you were in that book journey? Kasi God is telling us today that this book is not for me, for JV. Someone, that audience of one, kota-kota ka na kung mabasa niya yon. So I guess it's just really an enlightening moment na if you don't feel like writing the book, the more we should write. Because sabi ni Coach Ariel, we need to refresh someone. And that story is not for me. That story I will write is for that someone waiting to hear it. So I'll read that the chat, okay? Busy with other preoccupations. I just want to relax. I feel you, Coach Ardy. I don't write when I feel drained, honestly. I feel like the words don't mean anything to you, but not to the one who will write it. Busy with other preoccupations. I want to share to the world with my voice, but there are times when I feel what I will share is not worth hearing. This is from Kuya Sugus. You should know Coach Sugus. And if you're friends with Sugus, ang ganda ng mga write-up niya. The wife, the baby, the son need me more. When you don't feel like writing, think of that someone who needs to read that book you are writing. And last from Hira, needing rest from mental and emotional exhaustion dahil sa unexpected challenges. Partner Joy said, I have so many things that I want to write and that paralyze me into inaction. Now, these messages that we are honest with each other, that's the beautiful thing about this group. We're so authentic to each other. We laugh, we cry, right? We languish in the pandemic. I now give it back to Coach Ariel. Coach, these words are for you because you've given your words to us. Can you help us process what's happening at this moment in time? Yeah. Sige po, Coach. Yeah, it's true, Ms. JV, ano? Itong mga bagay na ito. Yung mga bagay na meron tayong excuses, right? Excuses why we don't want to write. May mga ganun panahon naman po talaga eh. Okay. But when we look at the commitment of the Lord sa atin, commitment means no excuses at all. Hindi ibig sabihin na may challenges ako, mag-stop na ako sa tawag sa akin ni Lord na gumawa ng bagay na mabuti. Tulad nung nabanggit nyo, Ms. JV, no? Yung ginagawa natin book, that's not really for you. Your story, that's not your story. It's about his story.
about the story of the Lord, the story of redemption, the story of, you know, leading people, the lost people back to Him, you know. So if nakinig ako personally, Ms. JB, sa discouragements emotionally, siguro kahit isang book di ako nakapagsulat. Siguro hindi rin ako nagpastor. Kasi unang-una, nag-start ako magpastor. Wala naman akong Bible school background. Pinapahiya nga ako ng mga pinangangaralan ko before na tinataas pa yung kamay nila habang nangangaral ako na wala daw akong karapatang mangaral. So, I had all the reasons to stop. I experienced those emotional, kumbaga, grabe, kung may reason lang na ano, parang makita ko bilang OFW, sa sobrang hirap ng dinaanan ko, pwede sabihin ko, Lord, ayoko na. Pati yung book na nilalagay mo sa heart ko, bakit pa ako susulat? Okay. But ang talagang kalakasan talaga natin during our down moments, walang iba kundi ang Diyos, kundi ang salita niya. Right? Kaya masasabi ko, without the word of God, I am nothing. Right? It's all because of His grace, of His word. Hindi ko maisip na makapagsusulat ako ng book ng walang Panginoon sa buhay ko. Hindi ko maisip na ako po'y makapagpapastor. Hindi ko maisip na ako'y makakapag-aral ng aking graduate and postgraduate studies sa ibang bansa na kami walang suporta from any mission organization. But why did I keep on? It's because I believe in the promises of the Lord. Committed kasi si Lord eh. And commitment means no excuses. Lord, sa relationship, whatever happens, I love this person, no excuses. Lord, you put this project in my heart, this book. Lord, I'll finish this book, no excuses. May pandemya ngayon, Lord, no excuses. You are the same yesterday, today, and forever. Ibig sabihin, mabuti si Lord, hindi lamang pag walang pandemya. You can write a book not only during those times na walang pandemic. You can still write a book even in the midst of pandemic. Why? Because the Lord is good yesterday, today, and forever. So, kaya ano eh, wala pong ibang talagang foundation ang tao talaga kundi ang salita ng Panginoon. Right? For us to be empowered, it's only by the word of God. During down moments natin po talaga, napakahalaga that we are para po tayong ano po ba? Mga sundalo. Pag makikipagbakbakan po tayo at wala tayong kargada, I guarantee you, matatalo po tayo. Oo. Pero kapag dumadaan po tayo sa matinding pagsubok sa buhay, kailangan mo na mabibigat na mga armas. Iyon yung salita ng Diyos. And the Bible is telling us, right? That yung salita ng Panginoon ang ating shield when it comes to whatever emotional factors involved sa ating mga buhay. Yan. Kaya napakahalaga po ng fellowship at community tulad nito ni Coach RD here. Because kahit gaano po ka-gifted, kagaling isang tao, without fellowship, manghihina po talaga. That's the reason why the Bible is telling us in the book of Hebrews 10:25, huwag niyong kakaligtaan ng pagtitipon. Okay. In the context of project author, huwag niyong kakaligtaan ang pagtitipon niyo. Bakit? Kasi makakahugot ka ng kalakasan from Coach Ardy, from other mentees, right? Doon ka, ma-share mo. Nabanggit ni Miss JV kanina na pwede, we can cry here, right? We can laugh here. And that is fellowship, actually. Virtual fellowship, right? So we can still do this kahit sa panahon ng pandemya. Pero kapag wala pong ganito, I know, yung discouragement mo to write, magpapatuloy po yun. Hindi ka na magsusulat, ayaw mo na. Pero when you hear other people, ay grabe, wala pala akong reason para magreklamo. Pwede pala ako tama po ba, Miss CA? Ayan. So, ayun po, Miss JV. And yung ups and downs is really true. Pero dadaan lang naman po yan. Hayaan lang po natin dumaan. And we'll not just let it dumaan. We have to grow through those things sa ating mga buhay. Yeah. Maraming salamat po, Coach. Ikaw po ay biyaya na project author. And habang pinag-uusapan po natin ang commitment, pakikita ko lang po yung anak ko. Araw-araw, mula nang nag-summer, sumusulat ng chapter.
Wow. Ano, sino ba namang nanay at hindi mahihiya? Coach, nakikita mo yan? Naka 16 chapters ongoing na siya. Pangalawa na yata niyang libro to. Kung alam niya yung miraculous sa mga edad ng mga 14, 15, 16, yan, inspired sila to write kasi ang daming virtual books na mamayani sa internet. Coach Ariel, salamat po. Coach Ardy, thank you for the airtime po na magka-fellow. Of course, you're my co-facilitator here. Thank you so much, Coach Ardy. Thank you so much. Thank you. Wow. So blessed. Daming ano. I'm just speechless from the insights and the inspiration. Even I am convicted, Coach Ariel, Pastor Ariel, because I'm just like Joy sometimes. I have so many things, ideas that I want to write. And tuloy parang hindi ko tuloy nasusulat. Even though I'm the coach here, you know, and I ask all of you to write. There are days when I can't say that I can't write because I can. But because all the excuses start to creep in. And then before I know it, it's time to go to bed na. Pero like you said, di ba? Hindi rin excuse me kasi I have to write one page. Yeah? Kahit tinatawag ka na ng asawa mo, you just have to write that one page and that commitment, no excuses. Di ba? Commitment.